Magandang araw mga kawika, ngayon itatalakayin natin ang pagbibigay kahulugan sa mga konseptong kaugnay ng pananaliksik. Ito ay para sa pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Linggo dalawa para sa ika-apat na markahan. Ano-ano nga bang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto o MELK ang dapat nating maabot sa linggong ito? Nabibigyang kahulugan ang mga konseptong kaugnay ng pananaliksik, halimbawa ang balangkas konseptual, balangkas teoretikal, datos empirikal at iba pa. Mga layunin sa pag-aaral. A. Natutukoy ang kahulugan ng balangkas konseptual, balangkas teoretikal, datos empirikal at iba pa. B. Nakikilala ang mga konseptong kaugnay ng pananaliksik batay sa kahulugan nito. C. Nagagamit ang konseptong kaugnay ng pananaliksik ayon sa kahulugan nito. Para sa ating pagbabalik-aral, balikan natin. Panuto, suriin ang ilang mga bahagi ng pananaliksik sa Filipino. Lagyan ng isa ang layunin, dalawa ang gamit, tatlo ang metodo, at apat ang etika ng pananaliksik. Kopyahin at isulat ang wastong bilang sa inyong sagutang papel. Una, magsagawa ang mga mananaliksik ng panayam at magbibigay rin ng survey upang malaman ang naging epekto ng pandemya sa kanila. Tama, ito ay bilang tatlo, metodo. Ikalawa, tutukuyin ang mga epekto ng COVID-19 sa mga kabataang mag-aaral. Tama, ito ay bilang isa, layunin. Ikatlong bilang, hihingi ng pahintulot sa mga magulang ng mga respondente bago gawin ang mga panayam at pagbibigay ng survey. Tama, ito ay bilang apat, etika ng pananaliksik. Ikaapat na bilang, ang impormasyong makukuha sa saliksik ay makatutulong upang matugunan ang mga positibo o negatibong epekto nito sa mga kabataan. Tama, ito ay bilang dalawa, gamit ng pananaliksik. Para sa ating panimulang gawain, ito yung formatibong pagsusulit. Basahin at unawain mabuti ang mga tanong o pahayag at piliin ang tamang sagot. Unang bilang, ito ay ang mga impormasyong nakalap mula sa kombinasyon ng dalawa o gitpang metodo ng pananaliksik na maaring sa obserbasyon, paikipanayam at eksperimentasyon o iba't pang pamamaraan. A. Datos empirical, B. Datos numerical, C. Survey, D. Talaang or talang marginal. Ang tamang sagot ay letter A, datos empirical. Ikalawa, ito ay ang paglalarawan sa datos sa paraang katalata. A, graphical, B, narrative, C, tabular, o D, textual. Ang tamang sagot ay letter D, textual. Ikatlo, paglalarawan ito sa datos gamit ang visual na representasyon katulad ng line graph, pie graph, at bar graph. A. Graphical, B. Narrative, C. Tabular, or D. Textual. Ang tamang sagot ay letter A, graphical. Ikaapat, gumagamit ito ng istatistikal na talahanayan sa paglalarawan ng datos. A. Graphical, B. Narrative, C. Tabular, or D. Textual. Ang tamang sagot ay letter C, tabular. Ikalima, ang konseptual na balangkas ay naglalaman ng konsepto ng mananaliksik hinggil sa pag-aaral na isinasagawa. A. Datos empirical, B. Datos textual, C. Balangkas conceptual, or D. Balangkas theoretical.
Ang tamang sagot ay letter C, balangkas konseptual. Ika-anim, ito ay nakabatay sa mga umiiral na teorya sa iba't ibang larang na may kaugnayan sa refleksyon sa layunin o hypothesis ng pananaliksik. A. Datos empirical, B. Datos textual, C. Balangkas conceptual, or D. Balangkas theoretical. Ang tamang sagot ay letter D. Balangkas theoretical. Ikapito, ito ay nababagay gamitin kung may dalawa o higit pang datos na magkahiwalay at pinaghahambing. A. Bar graph, B. Line graph, C. Pictograph, or D. Pie graph. Ang tamang sagot ay letter A, bar graph. Ikawalo, ito ay nababagi gamitin kung nais ipakita ang pagbabago sa variable o numero sa haba ng panahon. A, bar graph, B, line graph, C, pictograph, or D, pie graph. Ang tamang sagot ay letter B, line graph. Ikasyam, isang bilog na nahati sa iba't ibang bahagi upang maipakita ang pagkakaiba-iba ng bilang ng isang grupo ayon sa mga kategorya ng iyong pag-aaral. A. Bar graph, B. Line graph, C. Pictograph, or D. Pie graph. Ang tamang sagot ay letter D. Pie graph. Kasampu, ayon sa isang eksperto sa pananaliksik, ang sumusunod ay ilan lamang sa mga punto na maaaring gamitin sa paghahanda ng teoretikal na balangkas, maliban sa isa, alin ito? A. Pagbabasa at pagbabalik-aral sa mga kognay na literatura ng iyong paksa. B. Pagtatala ng kabuuan at variable na maaaring makaapekto sa paksa. C. Pagsipat sa iba pang mga variable na kaugnay ng paksa. Or D. Pagwawalang bahala sa pagtukoy sa pangunahing layunin ng paksa. Ang tamang sagot ay letter D, pagwawalang bahala sa pagtukoy sa pangunahing layunin ng paksa. At para naman sa ating panonood ng video, panoorin natin ang video na pinamagatang Kabanata 1 ng Sulating Pananaliksik. Itala natin ang mga mahalagang impormasyon tungkol dito at mamaya ay sagutin natin ang mga gabay na tanong. Panoorin natin ang video. Magandang araw mga kawika, ngayon itatalakayin natin ang sulating pananaliksik na ang focus ay ang Kabanata 1. Ano nga ba ang nilalaman ng Kabanata 1? Bakit mahalaga na alam natin ang nilalaman ng Kabanata 1? Simulan natin ang pagtalakay sa pamamagitan ng pagbibigay kahulugan kung ano nga ba ang sulating pananaliksik. Ang sulating pananaliksik ayon kay Atienza et al. 1996. Ito ay isang matyaga, maingat, sistematiko, mapanuri at kritikal na pagsisiyasat o pag-aaral tungkol sa isang bagay, konsepto, kagawian, problema, issue o aspekto ng kultura at lipunan. Nangangahulugan kapag tayo ay nagsasagawa ng sulating pananaliksik, kailangan nating maging matyaga, maingat, sistematiko, mapanuri at may critical tayo na pag-iisip. Ikalawa, ayon kay Espiritu noong year 2000, ang sulating pananaliksik ay isang paraan ng paghahanap ng tsorya, pagsubok ng tsorya, o paglutas ng isang suliranin. Sa pamamagitan ng sulating pananaliksik ay makakahanap tayo ng angkop na tsorya, mga pagsubok ng tsorya, at maaari nating malutas ang ating mga problema o suliranin. Ayon naman kay Badayos noong taong 2007, ang sulating pananaliksik ay isang pagpapatotoo ng iyong kakayahan sa pangangalap, pagpapakahulugan, pagbubuo at pag-uulat ng mga ideya ng objektibo, matapat at may kalinawan. Ibig sabihin lamang nito, kung tayo ay nagsasagawa ng sulating pananaliksik, dapat ay mapatotohanan natin ang isang pangangalap ng datos. Bigyan natin ito ng sapat at angkop na interpretasyon o pagpapakahulugan, gayon din ang tamang pag-uulat
at pagbuo nito ng mga ideya sa parang objektibo. Ang objektibo ay observable, ito ay maaaring nakikita, naririnig, naamoy, nalalasahan. Meron tayong dalawang uri ng sulating pananaliksik. Una ay ang ulat na sulating pananaliksik na tinatawag na pamanahong papel, sa Ingles ay term paper o konseptong papel. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng pangangalap ng mga impormasyon para sa isang topic o paksa sa iba't ibang sanggunian at inilalahad dito sa sariling pananalita. Meron itong apat na bahagi, ang rasyonal, layunin, metodolohiya at inaasahang bunga o resulta. Sa pagsasagawa ng ulat na sulating pananaliksik, ito ay halos isinasagawa at pangangailangan sa mga pag-aaral sa senior high at maging sa kolehiyo. Ikalawa, ang argumentatibong sulating pananaliksik o yung tinatawag nating pagsulat ng thesis. Sa mga pagkakataong ang tagasulat ay naglalahad ng mga ideya ng ibang tao at gumagawa na ng panghusga, nagdaragdag ng mga personal na puna at nagpapakita na ng paglayo at kaibang personal na posisyon sa isyong pinag-uusapan, ang sulatin ay tinatawag na isang argumentatibo. Meron itong limang kabanata. Sa argumentatibong sulating pananaliksik o yung tinatawag nating thesis, ito ay argumentatibo dahil tayo ay nagbibigay ng panghusga, nagdadagdag ng personal na puna batay kung ano ang ating nabasa na suri sa ating pinag-aaralan o sinasaliksik na paksa o pag-aaral. Meron itong limang kabanata, kabanata 1 hanggang kabanata 5. Ayan. Siyempre, pag sinabi natin kabanata 1, dito nakapaloob yung ang suliranin at kaligaran nito. Dito nakapaloob yung introduction o panimula. Sa kabanata 2, dito ay nakapaloob ang mga review ng kaugnay na literatura at pag-aaral, mapadayuhan man o kaya ay lokal. Sa ikatlong kabanata naman, nakapaloob ang ating metodolohiya o disenyo at metodo ng pananaliksik. Sa kabanata 4 naman ay nakapaloob ang paglalahad ng mga datos at interpretasyon. At sa kabanata 5 ay nakapaloob ang lagom, konklusyon at rekomendasyon. Ano nga ba ang nilalaman o mga nilalaman ng sulating pananaliksik na ang focus ay kabanata 1, ang suliranin at kaligaran nito? Una, sa kabanata 1 ay mayroong panimula o introduksyon. Isa itong maikling talataang tumatalakay sa pangkalahatang paksa ng pananaliksik. Kaya kung ano ang makita o mababasa sa panimula o introduksyon, inisa-isa nito na ipaliwanag ang mga variable or pinaka-research topic o pamagat ng inyong pag-aaral o pananaliksik. Sunod ay ang background ng pag-aaral. Pag sinabing background ng pag-aaral, isang pagtukoy sa kaligiran ng paksang pinag-aaralan. Siyempre, pag sinabi natin kaligiran, maaaring kasaysayan kung paano nyo napili ang pag-aaral at ano-ano yung mga nakapaloob na background para dito sa inyong napiling pag-aaral. Sunod ay ang balangkas theoretical. Inilalahad dito ang mga tsoryang maaaring maiugnay sa ginagawang pag-aaral. Paghahanap ito ng angkok na dulog sa kanyang pag-aaral o sa ating pag-aaral. Kaya kung maghahanap tayo ng tsorya, ito ay nakabatay o nakaangkla sa ating pag-aaral. Yung dulog na binabanggit dito ay maaaring kumatawan at ito yung magsilbing dahilan kung bakit valid or valido ang ating pag-aaral o pananaliksik. Sunod ay ang balangkas konseptual. Sarili ito ng manunulat kung ano ang nabuong konsepto batay sa kanyang pag-aaral. Ang pangunahing tema at panuntunan ng pag-aaral, tinatawag din itong paradigma ng pag-aaral or research paradigm. Dito ay mapapansin natin sa balangkas konseptual kung ano ang proseso ng iyong pag-aaral, kung ang ginamit mo ay IPO, input, process at output, dito nakapaloob ang mga pamamaraan,
ng iyong pag-aaral, ang input, ang batayan, ang proseso, ang pamamaraan o hakbang, at ang output ay ang kinalabasan o kinahinatnan ng iyong pag-aaral. Kadalasan ay makikita rin natin sa balangkas konseptual ang malaya at di malayang variable. Sunod ay paglalahad ng mga suliranin at pagpapahayag ng layunin. Inilalahad dito ang pangkalahatang suliranin o dahilan kung bakit isinasagawa ang pag-aaral. Iniisa-isa rin ang mga tiyak na suliranin na tutugunan ng pag-aaral. Kung ito ay paglalahad ng mga suliranin, ito ay question form or batay sa mga katanungan. Kung ito ay pagpapahayag ng layunin, ay statement form o sa paraang pasalisay. Depende ito sa inyong pamagat or paksa ng pananaliksik. Sa Ingles, tinatawag itong statement of the problem, yung SOP, yung paglalahad ng mga suliranin. Sunod ay ang scope at delimitasyon ng pag-aaral o tinatawag nating saklaw at delimitasyon. Inilalahad ang simula at hangganan ng pananaliksik. Anong mga variable ang kasama at di kasama sa pananaliksik? Binabanggit din dito ang parameter ng pag-aaral. Pag sinabi nating saklaw at delimitasyon ng pag-aaral, ano yung saklaw ng pag-aaral? Ano yung hangganan? Ano yung parameter ng pag-aaral? Ang iyo bang saklaw ay saklaw sa panahon? First semester ba yan? Second semester? Buong taon ba yan? O maaring saklaw sa edad? Ang edad ba ay kung ito ay senior high, ito ay mag-age range ng halimbawa ay 16 to 18 or 16 to 19 or 15 to 20. Kung ito naman ay saklaw sa relihiyon, mga relihiyon ang binabanggit. Ang saklaw nito ay relihiyon. Kung ito ay saklaw naman sa kasarian, babae, lalaki, o meron bang kabilang sa ikatlong kasarian o ikatlong lahi. Kung ito naman ay saklaw sa lokasyon, ito ba ay batay sa inyong bayan, sa inyong barangay, o sa isang lalawigan? Ito ba ay saklaw ay perspektiba o pananaw? Depende sa iba't ibang pananaw. Kaya dito ay tinatawag na parameter ng pag-aaral. Sunod ay ang kahalagahan ng pag-aaral o sa Ingles, importance of the study. Ang pananaliksik o pag-aaral na ito ay magsisilbing gabay at makatutulong sa sumusunod. Maaring ang mag-benefit nito ay ang mga sumusunod sa mga mag-aaral, sa mga guro, sa mga magulang, sa mga administrasyon ng paaralan, sa pamayanan, sa mga susunod na mananaliksik. Dito ay makikita ang mga sumusunod na maaring makatulong ang pag-aaral na ito at sila ay mabibigyan ng gabay o patnubay, sila ang magbebenepisyo ng pag-aaral na ito. Sunod ay ang depinisyon ng mga salitang ginamit. Inililista rito ang mga salitang ginamit sa pag-aaral. May dalawang bagay na binibigyang pansin sa pagbibigay ng kahulugan. Una, maaring itong konseptual. Ang kahulugang ibinibigay ayon sa standard na definition o konsepto sa mga diksyonaryo. Ikalawa, ang operational ayon sa pagkakagamit nito sa pag-aaral. Kaya kung mapapansin ninyo kung ito ay konseptual, maaring niyong mahanap ang kahulugan ng isang salita o termino sa diksyonaryo. Samantala, kung ito naman ay batay sa gamit ng pag-aaral o sa pananaliksik, ito ay tinatawag na operational, kayo mismo ang bumuo ng ng definition dito sa inyong pag-aaral. Meron tayong uri ng pananaliksik, empirical o malaya or malasyentipiko, nangangailangan ng malalim na pagsusuri ng mga ebidensya at factual na datos. Ito'y nailalarawan, nasusukat, naihahambing at natutuos upang makita ang relasyon ng hypothesis sa panukalang thesis na isang siyentipiko. Pag sinabi kasi nating empirical, ito yung mga makatotohan ng datos. Ito ay nasusuri, ito ay observable, at maaring makita ang ebidensya at faktual ng mga datos.
Meron tayong datos empirical. Pag sinabing datos empirical, ang datos na ito ay mga impormasyong nakalap mula sa kombinasyon ng dalawa o higit pang metodo ng pananaliksik. Halimbawa sa datos empirical ay ang observation, ito yung mga instrumento na ginagamit sa pananaliksik, ang pakikipanayam o interview o eksperimentasyon at iba pa. Ito ay dumadaan sa pagsusuri at maaaring mapatunayan na totoo o hindi, makabuluhan o hindi. Mayroong tatlong uri ito, ang textual, ang tabular at graphical. Pag sinabing textual, ito yung pagpapaliwanag ng mga datos o paglalahad ng mga datos sa paraang patalata. Samantalang pagtabular or talahanayan, ito yung paglalahad ng mga datos sa paraang talahanayan. Merong itong mga datos na nakatala sa talahanayan at ito ay iniinterpret mula sa pinaka mataas na porsyento hanggang sa pinaka mababang porsyento yung interpretasyon nito. At syempre yung graphical ay batay sa graph. Ito ba ay line graph? Ito ba ay pictograph? Ito ba ay bar graph? Ito ba ay column graph? Ito ba ay pie graph? Depende kung ano yung graph na gagamitin sa inyong pananaliksik. Depende ito sa paksa ng pananaliksik. Applied research. Gumagamit ng sopistikasyon sapagkat ito'y kalkulasyon at estadistika. Karaniwan ito'y bunga ng madali ang pagsasagawa ayon sa hiningi ng panahon. Ang isang magaling na halimbawa nito ay sa panahon ng eleksyon. Gumagamit ito ng prediksyon na nagkakatotoo, ginagawa rin ito sa pagbebenta ng mga kalakal sa ilalim ng advertisement. Ang mabisang resulta nito ay depende sa survey at sa napiling sampling. Sa applied research, ito ay sophistication kasi kalkulasyon lamang ito at estadistika. Ito ay bunga ng madali ang pagsasagawa ng pananaliksik ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Halimbawa ay mayroong survey sa SWSS tungkol sa halalan 2022 sa pagkapangulo. At batay sa survey, ang sumagot ay 100 katao, ilang porsyento ang nakuha ng mga tumatakbo ngayon na kandidato sa pagkapangulo sa bansa. Pure research. Ginagawa ito sa sariling kasiyahan ng isang tao upang maunawaan ang isang bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Maari naman itong gawin or ayon sa hilig ng mananaliksik. Kung ikaw ay magsasagawa ng pananaliksik, ito ay batay sa iyong interes, sa iyong sariling kasiyahan, kasi dito mo lubos na maunawaan ang isang bagay na gumugulo sa iyong isipan kapag ikaw ay nagsasagawa ng isang likas o purong pananaliksik. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, Kawika. Paalam. Okay, class. Sagutin na natin ang mga gabay na tanong. Una, ano-ano ang nilalaman ng Kabanata 1 ng Pananaliksik? Ikalawa, ano ang pagkakaiba ng balangkas konseptual sa balangkas teoretikal? Paliwanag. Ikatlo, ano ang datos empirical o empirical na datos? Paliwanag. Para sa unang katanungan, ano-ano ang nilalaman ng Kabanata 1 ng Pananaliksik? Sagot, ang nilalaman ng Kabanata 1 ay ang panimula o introduksyon, background ng pag-aaral, balangkas teoretikal, balangkas konseptual, paglalahad ng suliranin, pagpapahayag ng layunin, scope at delimitasyon ng pag-aaral, kahalagahan ng pag-aaral, at definisyon ng mga salitang ginamit. Para sa ikalawang katanungan, anong pagkakaiba ng balangkas konseptual sa balangkas teoretikal? Paliwanag. Sagot, ang balangkas konseptual ay sarili ito ng manunulat o kung ano ang nabuong konsepto batay sa kanyang pag-aaral. Ang pangunahing tema at panuntunan ng pag-aaral, tinatawag din itong paradigma ng pag-aaral. Samantala, ang balangkas teoretikal naman ay inilalahad dito ang mga teoryang maaring maiugnay sa ginagawang pag-aaral. Paghahanap ito ng angkop na dulog sa kanyang pag-aaral. Para naman sa ikatlong katanungan, ano ang datos empirical o empirical na datos? Ipaliwanag. Sagot, ang datos empirical ay ang mga impormasyong nakalap mula sa kombinasyon ng dalawa o higit pang metodo ng pananaliksik.
obserbasyon, pakikipanayam, at eksperimentasyon, at iba pa. Ito ay dumadaan sa pagsusuri at maaring mapatunayan na totoo o hindi, makabuluhan o hindi. Meron itong tatlong uri, ang textual, tabular, at graphical. Para naman sa ating pagtalakay, babasahin natin ang teksto at sasagutin natin ang mga tanong sa kabilang slide. Ito ay pinamagatang edukasyon sa gitna ng pandemya ni Jack Sarito. Isa sa kinakaharap ngayon ng bansa ay ang hamon ng muling pagsisimula ng klase sa Agosto 24-2020, batay na rin sa isinaad ni Ginang Briones, kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Hati ang saloobin ng mga Pilipino hinggil sa naging panukala ng kalihim. May sumasang-ayon, may tumatanggi at musbong ang maraming agam-agam at mga katanungan dahil sa muling pagbubukas ng klase sa kabila ng pandemya dulot ng COVID-19. Sa kabila nito, naglahad ng mga solusyon ang kagawaran ng edukasyon upang maipakita ang kakayanin ang hamon ng suliranin ng ito. Inilatag ng kagawaran ng pagkakaroon ng iba't ibang pamamaraan o modalities ng pagkatuto. Online learning, blended learning, modular learning, television at radyo, binigyan din nila na hindi kailangan ang face-to-face learning hanggat hindi pa ito pinahintulutan ng pamahalaan at hindi paligtas lalo na sa mga mag-aaral. Bukod dito, upang mapanatili ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at magulang sa enrollment o pagpapatala, nagbigay diin ng iba't ibang paraan ng pagpapatala katulad ng online enrollment, pagpapadala ng mensahe or text, pagtawag or call, at kung talagang hindi kakayanin ang mga naunang paraan, saka lamang pupunta sa paaralan. Ito ay isasagawa batay sa ligtas na pamamaraan. Habang papalapit ang klase, patuloy ang paghahanda ng mga guro, administrasyon at mga ahensya upang masiguro ang maayos na pagbubukas ng paaralan. Sa kabila ng suliranin, may mga solusyon upang ang edukasyon ay sumulong, kailangan lamang ang pakiisa upang ito ay maging matagumpay. Mga gabay na tanong, ano ang suliranin sa teksto? Tama, ang suliranin sa teksto ay tungkol sa pagbubukas ng paaralan sa gitna ng pandemya. Ikalawa, pansinin ang mga nakadiin or bold na salita. Paano ito nabigyan ng solusyon ng suliranin? Ang mga nakabold or nakadiin na mga salita ay ang online learning, ang blended distance learning, ang modular learning, ang radio at television, at ang limitadong face-to-face classes. Para sa ating talakayan o pagtalakay, meron tayong tatlong konseptong kaugnay ng pananaliksik na dapat nating bigyan ng tuon o pansin. Theoretical na balangkas, conceptual na balangkas, at datos empirical. Ano nga ba ang balangkas theoretical? Ito ay ang mga umiiral na teorya sa iba't ibang larang o disiplina na subok na at may validasyon ng mga pantas. Ano naman ang balangkas konseptual? Ang mga konsepto o mga idea na tutugon sa variable ng pananaliksik na maaring binuo ng mga mananaliksik. Ano naman ang datos empirical? Ang mga datos ay mula sa resulta ng metodong ginamit sa pangangalap ng datos. Ano nga ba ang theoretical na balangkas? Ayon kay Adam noong 2018, ang theoretical na balangkas ay nakabatay sa mga umiiral na teorya sa iba't ibang larang na may cognayon o refleksyon sa layunin ng hypothesis ng pananaliksik. Ayon naman kay Akintoye noong 2015, isinadi ni Akintoye noong 2015 sa parehong journal na mahalaga ang theoretical na balangkas upang matulungan ng mananaliksik sa paghahanap sa angkop na dulog, analytical na kaparaanan at mga hakbangin ukol sa katanungan o layunin ng saliksik na ginagawa. Sa pamamagitan nito, mas binigyang lalim at paglalapat ang ginawang saliksik. Ayon naman kina Simon, noong 2011, narito ang ilan sa mga punto na maaring gamitin sa paghahanap ng theoretical na balangkas. Una, ang pagtukoy sa pangunahing layunin ng paksa. Ikalawa, alamin ang pangunahing variable na ginawang saliksik. Ikatlo, pagbabasa at pagbabalik-aral sa mga kognitibo na literatura ng iyong paksa. Ikaapat, pagtatala ng kabuuan at variable na maaring makaapekto sa paksa. Ikalima, pagsipat sa iba pang mga variable na kaugnay na paksa. Ikaanim,
pagre-revisa ng saliksik habang dinadagdag ang salitang tsorya. Ikapito, pag-iisa-isa sa mga tsorya ng saliksik at kaugnayan nito sa iyong papel. Ikawalo, paigtingin sa iba pang tsorya na humahamon sa perspektibo ng napiling tsorya. At ang huli, pagsasaisip ng mga limitasyon ng napiling tsorya. Papapansin natin sa siyam na ibinigay na punto para sa maaring gamitin sa paghahanap ng teoretikal na balangkas, ito ay makatutulong para sa mga mag-aaral sa paghahanap ng kanilang mga tsorya sa kanilang pag-aaral. Ano nga bang attachment theory ni John Volvo noong 1971? Isang halimbawa ng tsorya attachment theory ni John Volvo noong 1971 na ginamit sa pananaliksik na pinamagatang mga batas ukol sa child abuse ni Abadejos, na pili nila ang tsorya sapagkat ito ang sumasagot sa variable nilang child abuse na pumapaksa sa pagkawalay sa ina bilang isang dahilan ng pagkakaroon ng pang-aabuso sa mga bata. Kung iyong mapapansin, ang attachment theory na ginamit sa papel ay isang subok na teorya na kinilala ng iba pang mga pantas. Ito rin ay sumasagot sa kung bakit nga ba nagkakaroon ng pang-aabuso sa variable na child abuse. Makikita natin sa attachment theory ni John Volvo na 1971 ay merong secure attachment, may ambivalent attachment, great parents with positive emotions, or great parents with positive emotions. Meron tayong avoidant attachment, may avoid parents, meron tayong disordered attachment, confusion or apprehension. Para naman sa konseptual na balangkas, ano nga ba ito? Ayon kay Adam noong 2018, isinaad naman ni Grant at Ozanlu 2014 na ito ay naglalahad ng istruktura na nagpapakita kung paano binibigyang kahulugan ng mananaliksik ang philosophical, epistemological, methodological at analytical ang kanyang ginagawang pananaliksik mula kay Adam noong 2018. Ay naman kay Grant at Ozanlo noong 2014, ito rin ay pinagsama-samang magkakognay na konsepto upang maipaliwanag o masagot ang hypothesis ng ginawang saliksik. Ayon kay Emenda noong 2014, sapagkat ito ay magkakognay na konsepto, ito ay dapat na nakaayos sa logical na struktura sa tulong ng larawan o visual na nagpapakita ng pagkakaugnay ng mga ideya. Ito naman ay halimbawa ng konseptual na balangkas. Halimbawa, ang iyong paksa ay ukol sa mga paraan sa pag-iingat sa kalikasan. Mula rito, ang iba't ibang konsepto na nabuo ng mga mananaliksik upang masukat ang kanilang variable ukol sa paraan sa pag-iingat. Kung iyong susuriin, mapapansin nagtataglay ito ng iba-ibang konsepto upang matugunan ang variable o suliranin hinggil sa kalikasan. Totoong ang ilan dito ay mula sa kilalang batas o pantas, ngunit ito ay isinama sa iba pang konsepto at nabuo ng mananaliksik ang konseptong ito na ipinapakita sa diagram. Ang diagram na ito ay sariling konsepto ng mananaliksik o mag-aaral. Pinapakita ang mga paraan sa pag-iingat sa kalikasan. Mula sa pag-iingat sa kalikasan ay meron tayong individual na gawain or 4R, meron tayong lokal na batas at meron tayong batas pambansa. Mula sa individual na gawain ng 4R, meron tayong replace, reduce, recycle, and recycle. At mula naman sa lokal na batas ay meron tayong proper segregation. At mula naman sa batas pambansa o pambansang batas ay meron tayong mga batas na nangangalaga sa kalikasan. Para naman sa pagkakaiba ng balangkas teoretikal at konseptual, na balangkas ayon kay Adam noong 2018, para sa theoretical, mas malawak ang mga nilalatag na ideya, nakabatay sa mga tsoryong imiiral na subok at may validasyon ng mga pantas. Isang modelo batay sa isang pag-aaral, mahusay ang pagkakabuo ng disenyo at tinatanggap ng anatsorya sa pag-aaral. At para naman sa konseptual na balangkas, mas tiyak ang mga ideya, nakabatay sa mga konseptong may kaugnayan sa pangunahing variable ng pananaliksik. Modelong binuo ng mananaliksik batay sa mga variable ng papel. Hindi pa tinatanggap, ngunit sinasangguni ng mananaliksik batay sa suliranin ng pananaliksik na ginagawa sa mga guro o sa mga pantas o kaya naman ay sa kanyang gurong tagapayo. At para din naman sa theoretical,
Ito ay ang focal point para sa dulag na gagamitin sa saliksik, isang tiyak na larang upang masagot ang mga katanungan. Ito ay ang mga tsorya na magkakaugnay para sa proposisyon ng papel. Ito ay ginagamit upang subukin ang isang tsorya para naman sa konseptual na balangkas, balangkas na nagtataglay ng lohika kung paano masasagot ang mga katanungan ng ginawang saliksik o ginagawang saliksik. Pinagsasamang mga konsepto na magkakaugnay upang masagot ng mananaliksik ang suliranin o layunin ng papel. Ito ay ginagamit sa pagpapaunlad ng tsorya. Ano naman ang datos empirical o empirical na datos? Meron tayong tatlong uri ng datos empirical. Una ay ang textual. Ito ay paglalarawan sa datos sa paraang patalata. Halimbawa, ayon sa UNESCO ng 2020, meron tayong 87 bahagdan o 1.4 bilyon na mag-aaral ang naapektuhan ng dahil sa 2019 na end coronavirus sa buong mundo at 28 milyon naman ang naapektuhan sa Pilipinas. Para naman sa tabular, paglalarawan sa datos gamit ang statistical na talahanayan, may kita natin na may ilang lalawigan sa Cavite, online learning, television, radio, modular learning at blended distance learning. May kita natin ang pagkakaiba ng mga datos mula sa iba't ibang lalawigan sa Cavite tulad ng Bacoor, Imus at Dasmariñas o yung mga bayan sa Cavite. Sa ikatlo, yung graphical, paglalarawan sa datos gamit ang visual na representasyon katulad ng line graph, pie graph at bar graph. Sa line graph, maaaring gamitin kung nais ipakita ang pagbabago sa variable o numero sa haba ng panahon. May kita natin ang bilang ng mga kabataang nagpositibo ng COVID-19. At mula sa pie graph, isang bilog na nahati sa iba't ibang bahagi upang may pakita ang pagkakaiba-iba ng bilang ng isang grupo ayon sa mga kategorya ng iyong pag-aaral, may kita dito ang iba't ibang paraan ng pagkatuto. Para din sa paglalarawan sa datos gamit ang visual na representasyon, pinakita dito ang bar graph. Maaring gamitin kung may dalawa o higit pang datos na magkahiwalay at pinaghahambing. May kita dito yung bilang ng mga mag-aaral sa bawat track sa senior high school. Mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. At para naman sa inyong pangkatang gawain, sa pangkat 1-5 ay ang pagbuo ng balangkas konseptual at balangkas theoretical. Panuto, pumili ng isang suliranin o paksa sa ibaba. Mula sa napili mong suliranin ay magsaliksik ka ng mga tsorya o pamamaraan upang mabigyan mo ito ng solusyon o lunas. Para sa ating pamantayan sa pagmamarka ay meron tayong 10 puntos. Organisasyon ng idea 5 puntos, pagpapaliwanag 5 puntos, para sa kabuuan ay may 10 puntos. Ito ang pagpipilian ng inyong paksa sa pangkatang gawain. A. Pagiging laging huli o liban sa klase. B. Pagkakaroon ng mababang marka. C. Physical o virtual cyber na pambabalalas or bullying. D. Pagharap sa hamon ng COVID-19. E. Depression dulot ng COVID-19. F. Mga nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19. At G. Buhay na kakaharapin ng mga umuwing OFW dahil sa COVID-19. Pili lamang kayo ng isa para sa pangkatang gawain. At para naman sa ating pagtataya, babasahin natin ang bawat pahayag at siyempre sasugatan natin ang item mula sa konseptong ito kung ito ba ay datos empirical A, balangkas theoretical B, or balangkas conceptual C. Para sa unang bilang, ayon sa Department of Health, isang tao kada 13 segundo o 1 milyong katao taon-taon ang namamatay dahil sa paninigarilyo. Tama, ito ay datos empirical letter A. Ikalawa, maaari rin itong kumuha ng mga modelo o mga tsorya na akma sa ligin ng pananaliksik. Tama, ito ay ang balangkas theoretical letter B. Ikatlo, nakabatay sa mga konseptong may kaugnayan sa pangunahing variable ng pananaliksik. Tama, ito ay balangkas conceptual letter C. Ikaapat, sa paglalarawan sa datos, maaaring gumamit ng visual na representasyon katulad ng line graph, pie graph at bar graph. Tama, ito ay ang datos empirical letter A. Ikalima, ito ay mga tsorya na magkakaugnay para sa proposisyon ng papel. Tama, ito ay ang balangkas theoretical letter B.
Ika-anim, isang modelong input process output batay sa isang pag-aaral. Tama ito ay balangkas conceptual literacy. Kapito, ang land graph ay nababagay gamitin kung nais ipakita ang pagbabago sa variable o numero sa haba ng panahon. Tama ito ay ang datos empirical letter A. Kawalo, ito ay may focal point para sa dulog na gagamitin sa saliksik sa isang tiyak na larang upang masagot ang katanungan. Tama ito ay balangkas theoretical letter B. Ikasyam, ito ay nakabatay sa mga teoryang umiiral na subok at may validasyon ng mga pantas. Tama ito ay balangkas theoretical letter B. At sa ikasampu, hindi pa tinatanggap ngunit tinasangguni ng mananaliksik batay sa suliranin ng pananaliksik na ginagawa. Tama ito ay balangkas conceptual letter C. Ayan, tapos na ang ating pagtataya or assessment. Para sa inyong takdang aralin o karagdagang gawain, sa iyong nabuong balangkas conceptual tungkol sa pananaliksik na ang epekto sa paggamit ng ICT sa pagtuturo sa senior high school. Sa Binyang Integrated National High School, gamit or gawin ang sumusunod. Una, magtala ng mga kagamitan na may kaugnayan sa ICT ang ginagamit ng iyong guro sa pagtuturo. Ikalawa, alin sa mga ito sa palagi mo ay nakatulong sa iyong pagkatuto? Katlo, ilapat sa isang grapikong representasyon ng iyong sagot. Ikaapat, buuan mo ng balangkas konseptual at teoretikal ang paksa ng pananaliksik ibatay sa inyong paaralan. At batay sa ating individual na gawain na sasagutan, mga sasagutan sa module, sagutan ang pagyamanin pagsasanay A at B para sa module 2 sa mga pahina 11 hanggang 13. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, Kawika, paalam.